Thank you very much. Magandang-magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programa, Aksyon Central Luzon Special Edition. Ako po si Sunny Lopez. At ang mga panauhin po natin ngayong araw na ito mga kaibigan ay isang malaking-malaking grupo. Bagamat tatlo lamang ang kasama natin mga kaibigan. Pero ito pong gagawin nilang aktibidades in the coming days ahead. It will be one of the bigger activities in the city of Angeles. I'm talking about the AUF Golden Alumni Homecoming. And it is for this reason we have invited their officers. In the person of course, to my left, the alumni president, Engineer Chiki Batulin. Welcome, sir. Welcome po, Engineer. Tikman. Opo, good afternoon po. At sa kanya pong kaliwa, mga kaibigan, ng kanila pong auditor, alumni auditor, si Mr. Nelson Dayan. Welcome, Mr. Nelson. Thank you. At kasama ho natin sa ating kanan, mga kaibigan, ang coordinator po ng grupo po ng mga alumni, si Ms. Maggie Duenas. Ma'am, welcome. Thank you. Alam niyo ho, mga kaibigan, batch 1962 to 2012 ito, ha? Apa. So, Mr. President, ano ba itong Golden Alumni Homecoming na to? Ito ba ay para sa college? Ito ba ay para sa anong grupo ba? O anong sektor ng AU ang mag-homecoming? Apa. Bago po namin umpisan po yung aming pagpapaliwanag, unang-una nagbibigay ugay kami sa inyo sa malaking pasalamat na naimbitahan niyo kami rito. Ito pong aming pag-iimbita na rin sa aming mga kapwa-alumni kasi may activity po kami ngayon, ang 50th Golden Alumni Homecoming po ng AUF. But this portion po is only for elementary high school graduates. Okay. From 1962 graduates until to 2012. Elementary high school po ito. Meron din po kami for a university-wide activity, yung pong kabuuan kasama yung college. But ito po, only for elementary high school graduates po ito. Ito naman ang simula ng AU, di ba? Opo, kaya nga po, in-spearheaded po namin ito dahil nga po sabi po namin, wala akong mag-uumpisa ng college kung hindi po nag-umpisa ng elementary high school. Mm-hmm. Kaya nga po, maski po kami, sa pagkakataong ito, nagulat din po kami. Dahil yung turnout po ng mga sumali. At hanggang ngayon po, padami pa rin kami ng padami. Nakakagulat po. Dati po, ang na-expect lang po namin na nasa 200. Ngayon po, paakit na po kami ng 700. Mm-hmm. Not only the alumni graduates, but also our teachers and also the administration before. Pag Golden Alumni Homecoming na ganito, it will not be complete also without your teachers, di ba? Kaya nga po. Buhay pa ba yung mga ano? Marami pa pong buhay, sir. Okay, joke lang yan. Okay. Sa totoo nga po, sir, yung mga iba po naming mga ano, namimit po namin. Up to now. Yung iba nga po, sir, hindi namin alam na naging teachers sila before. Mm-hmm. Kaya nga po ngayon, yung turnout po namin sa mga teachers pa lang po namin, maabot na po ng 100. From, marami yan, ha? Opo, from 62 to 2012, yun ng mga naging teachers po at principal and also po, including yung mga dating nagtatrabaho sa AU. Oo. Kasama po namin ini-invite. Oh, Mr. Nelson, sa ikaw ang auditor, no? Yeah, so, yes. More or less, you know the total number of graduates in the elementary and high school department ng Angeles University. Do you have a ballpark figure? More or less, mga 3,000. Mm-hmm. 3,000 graduates, okay. From 62 to... 62 to 2012, yeah. Mm-hmm. So, it started as an elementary school. Yes. Nung una, elementary school. Anong batch ka, ma'am? Nung... 76. Ah, high school. Bago-bago lang. Pero bago. Anong, pero ano nagsimula kayo? Ano ba yung itsura nung ano? AU na? Wala, simple lang, kahoy. Mm-hmm. Tapos may aeroplano. Oo nga, it was well. Ako nag-start ako, AIT. Mm-hmm. Angeles Institute of Technology. AIT, right? Yes. Mm-hmm. First year. Grade 1 ako noon. Oh, ikaw. Mm-hmm. Grade 1. Pero panahon yan ng kainitan ng base dito, yes, sa Clark, diba? Oh. Kaya siguro naging AIT yan dahil yung mga gusto nilang mangyari, yung graduates makakapagtrabaho dito sa Clark, diba? Yes. Apo, apo. So, matagal-tagal na rin, ha? Opo. So, engineer, ikaw. Kaya nga po, katulad po ako, sir, from elementary. Mm-hmm. Elementary po ako dyan nag-umpisa hanggang natapos po ako dyan ng college. Ah, ikaw talagang loyalist ka, ha? Oh, loyalist. Oo. Yun lang po yung medalya ko.
Yung po, loyalty award. Loyalty. Oh, kaya nga po, yung activity po namin, kaya nga po elementary, high school, dal po talaga way back. Mm-hmm. Katulad po ako, sabi ko nga po, graduate ako ng 79 ng elementary, 83 ng high school, 88 ng college. Eh yung 79 ko po, automatic 73 yun. Mm-hmm. Na nag-grade 1 po ako. Kaya nga po... Wala ka bang taon na bumalik ka o bumagsak ka? Buti na lang po nga sa dal po nga loyalty ako. Na... Ayaw na po akong ibagsak. Oh. Kasi nga po, baka mamaya tumagal pa ako. Mm-hmm. Pero po yung sa ano nga po, kung saan, sabi ko nga po eh, isa rin po sa mga naging kaklase ko ang kapatid nyo, mm-hmm. si Manolo. Oh. Nung pong panahon namin, sabi ko nga po eh, pag nakikita po nga namin yung AUF, mm-hmm. sabi po namin. Di, pag, AUF na ba doon? Nung pong kami. Oh. Nung pong kami. AUF. Pero po sila ko, Nelson, AIT po eh. ngayon po, pag nakikita po nga namin po yung AUF, kung saan eh, ibig meaning sa amin eh. Mm-hmm. Pag nakita namin yung AUF, hindi Angeles University Foundation. Mm. Ang meaning sa amin noon, AUF University Family. Totoo naman, family ngayon, diba? Kasi po, pag noon po, dahil po sa dati, yung pong, sabi nga po natin, si Apong Barang, si Apong Gustin. Uh-huh. Pag po, ang nag-aaral po sa iyo, magkakapatid, magpipinsan. Oo. Uh-huh. Nga po, pag apat po kayong nag-aral, oo. Libre na po yung pang-apat. Merong isang, okay. Maganda naman, di ba? Opo, maganda po yung... Pero ngayon, hindi na siguro nangyayari yan, di ba? Ah, kaya nga po, dapat hilingin namin na bumalik. Ay, nako. Kasi nga po... Gugulang lalo yung classroom. Kasi nga po, sir, pag nakita nyo ngayon, kami ngayon, talaga pong nakakagulat, eh, minsan nga po, sa biroan po namin, mm-hmm. nung una pong nagtawag po kami, sir, 80s lang ang aming natatagpuan. Mm-hmm. Dahil siguro dahil kami medyo bata-bata, dahil 83 po ako eh. 80s lang po. Mm-hmm. Pero nakakagulat katulad po nila Kong Nelson dito. Mm-hmm. Abay, nag-celebrate pa ng 35 reunion yan. Mm-hmm. Nito lang last year. Nagkakabuo. Ibig sabihin, sir, talagang buo pala. Oo. Buo pala itong mga batches na to na hindi lang kami nabubuo. Ito nga po yung pagkakataon. Baka naman nasa abroad na lahat. Alam mo naman sa Angeles. Maraming nasa Amerika, ganyan. Sir, o naka-abroad. Tama po yun. Ito nga pong isang bagong dating namin na alumni. So may umuwi, ha? May umuwi, sir. Engineer Gozon ng 1966. At yung isa, sir, isa, nandyan lang 1964 graduate. Mm-hmm. Nandyan lang sa Diamond. Ibig sabihin, sir, nandyan lang sila. Oh. Tsaka, sir, existing na nag-meet, organisado talaga, sir. Kaya nga kami mga officer dito. So, siguro hindi kayo masyadong marami. Very, very close, no? Opo. Very, very close yung campus, yung mga naging estudyante. Yes, sir. Taka yung campus yung malit, di ba? Nagkikita sa grado almost every day, no? Opo. Mm-hmm. Noon una nga po, sir, di ba ang una lang natin makikita dyan, yung eroplano? Oh, yun. Sikat na sikat. Yun ang napasikat sa AU, eh. Tsaka po yung aso. Oh, yung greetings doon sa may gym. Oh. Pero ngayon po, siyempre, nag-evolve na yan. Mga buildings mga na po nakita natin. Magaganda, oh. Yung dati pong pinagkakatayuan ng gym, yun na po yung hospital ngayon. Tama. Kaya po talagang malaki na po. Oh, natatandaan ko, gym yun, di ba? Doon yung aso. Nandun yung po aso, nakasabit. Oh. si Aling Maggie, anong natatandaan mo nung mga panahon na yun? Nung kayo pa? Elementary or high school ka ba doon? High school. Oo. Nandun rin yung aeroplano, tsaka yung Great Danes. Kahoy pa yung ano natin noon, di ba? Yung building, sa both sides. Hanggang fourth floor pa lang yung sa gitna. Yung Abad Santos building. Pero times have changed, no? Mm-hmm. Talagang alos yung dalawang barangay ngayon sa inyo na. Ang barangay, Claro M. Rector, Lourdes Sur, Sur East, at saka sa Lapungan, di ba? Lumaki na po. Palaki ng palakit. Lumalaki pa, ha? Apo. Meron na kayong medicine. Maganda yung hospital, di ba? Mm-hmm. Tapos, meron pa kayong law school. Opo, yung sports complex po ngayon ay i-inaugurate po sa May 24. Mm-hmm. Yun po yung... Pero you feel proud every time you see this development. Opo, sir. Mm-hmm. Kaya nga lang po siguro sa ngayon, dahil kinaramihan sa alumni, nakikita namin. Mm-hmm. Pero gusto namin gamitin. Yung... Kaya nga po binubuo namin to kasi nakikita po namin ang... Sabi ko nga po, nag-evolve na, ang dami na ng mga pagbabago. Kaya ako po siguro isa ito sa pinakamagandang pagkakataon na mabuo ang alumni, makita nila yung AU,
Which is, sabi ko nga po ako, proud akong Angelinian po ako. Na yung pagbabago po ng AUE, eto po rin yung mga tao, mga nagkumpisa. Oh, kagaya niya ni Mang Nelson. Mm-hmm. Mang Nelson, magkano bang pasahe ng estudyante ka? 10 centavos. Oh. Yung eroplanong nakatali doon sa poste ng ilaw, baka na pag pinapaanda rin lilipad, kaya nakatali. Baka umalis na nag-iisa. May racket pa yata nung 60s. Yan. Racket, ha? Oo, may racket. Iba, wala na racket? Wala na. Iba na po racket. Ibang racket. Pero masaya ba kayo? Gaya nga, ikaw nakita mo yung transition, ha? Oo. Sabi mo nga, 20 centimos ang pasaheng noon, ha? 15, oo. 15, oo. Ito mo? Oh, tapos ngayon ilan na? Actually, ang magkano ba yung monthly? Hindi ko na matanda. Alam niyo po na meron pa sa ngayon po meron kaming oldest memorabilia. Okay. Na ang tuition fee ng AU. Ang tuition fee na 53 pesos. Monthly. Monthly, that is 1972. Oy, nako. Ako hindi ko matanda. Ngayon, kahit yung baon ng bata ngayon, hindi mo na mapapabaon yung daily baon ngayon. Tsaka po, nung ng AU po, Rosani, talagang yung mga tao within the area, from Salapungan, Lourdes, Clarinecto, dahil nilalakad lang yan. Kaya po, lahat po doon po nag-aaral. Kaya nga po, ang kagandahan po ngayon, nung pong... Minus pasahe, no? Opo. Tsaka po, di ba, problema kami nung panahon namin. Pagpunta namin sa inyo, frigidero binubuksan namin. Oo nga. Kakakita naman ngayon, meron pang bakas ngayon ng mga kasalanan ng ginawa. Opo. Kaya nga po, palagi po namin, sir, sinasabi yun. Kaya nga po sabi namin, dahil AUF family ang ano namin. Dahil ganun po talaga noon ang closeness. And you were treated really like members of the family. Opo. Talaga pong hanggang ngayon, yun po yung siguro na ano sa amin, na i-dulot. Dahil even though na iba-iba yung pamilya namin, pero pagdating sa eskwela, kilala kami ng bawat mga nanay, tatay, ng bawat naming kaklase. Mm-hmm. Kaya nga sir, yun yung pinakamagandang time ngayon. Mm-hmm. Tinawagan namin ng isang... For example po, isang apelyidong Deya. Oo. Hakot niya na po yun. Yung iba pa niyang mga... Yung clan, ha? Oo, yung clan niya. Agad po talagang nag-response for our reunion. Mm-hmm. Yung mga apelyidong Kiambao. Lalo, puro Claro Embrecto po yan. Makapagal. Talaga pong isang tawag lang namin. Nandiyan po na. Para malalaking pamilya sa mga malalapit na mga barangay. Kasi po, di ba, after ng 4-child, libre na. Yung mga Munoz. Sa recto yan. Oo. Sa T. Alonzo. So talaga mga kapit barangay lang. No? Opo. Kaya nga po talagang reunion. Talaga pong hindi po namin masabing it is just a school activity. Mm-hmm. It is a family activity. Mm-hmm. Yun po palagi ang nakikita namin. Noong una po, katang isip lang sa amin. Dahil po 80s lang po kami, dahil medyo bata-bata kami, sabi ko nga po. Noon pong nakita sir namin, hindi po sa totoo lang nakapag-attend kami ng isang reunion ng Batch 68. Mm-hmm. Akala 68, ko, opo, akala ko nga po malapit na silang lumipad. Mm-hmm. Hindi po, sir. A group of 40 person, but 68. Sila rin po, every month, nagkikita, nagpa-patlak. Meron pa silang collection. Tsaka mayaman na siguro mga yan, di ba? Sir, ito nga, sir, nakakatawa, sir. Dalawang collection nila. Oh. Isang collection para meron silang pondo para every time na magkikita sila. At meron silang second collection. Para sumbahan. Opo. Yung second collection, para naman dun sa mga may sakit. Okay. Na tinutulungan nila. Family talagang? Talaga po ganun, sir. Kaya yun po yung kagandahan nito. Kaya nga, hindi naman sa napahiwalay kami. Inuna lang namin yung elementary high school alumni na reunion. Oh. Kasi talaga po, ito yung... Diyan naman nag-start. Opo. Ito po yung pinakasabik sa lahat eh. Kita-kita po eh. Is this your first time talaga? Bali po... Yung golden o grand? No, masasabi po namin first time na alumni na homecoming. Mm-hmm. Meron pong nauna rito, in-spearheaded din po namin 2003, kamustahan lang. Mm-hmm. Yun pong within the vicinity. O yung lapit-lapit lang? Malapit-lapit lang. Yun bang parang nagpunta lang po kami sa tindahan na nag-meet. Pero po ito, medyo wide po talaga. Mm-hmm. So I'll ask the coordinator, no, si Aling Maggie. Yes. Eh, hindi kayo hirap ngayon sa ginagawa nyo. You coordinate this undertaking. Yeah. At malaki pala, 3,000 to 5,000 ba yung graduates dyan, elementary and high school. Oh. So, hindi ho kayo hindi hirap naman. Hindi naman nahihirapan.
at least masaya very, naman very kasi. Very cooperative po ba? Yeah. Yung mga, ano? Oo, yung mga iba. Minsan nga pag yung nakasakay lang ako sa jeep, tapos suot ko yung t-shirt ng bats namin. Tapos may kakalapit kami sa akin, sabi niya, uy, paano makikipag ano dyan? Sabi niya, oh, bibigay ko na yung number namin. Ando na sila. Ang ibig sabihin, may interest, no? Kasi kakausapin ako, even strangers ako sa kanya, na ano, tapos tatanong niya, oh, kailan yan, ganyan, saan ako makipag-contact, bibigay ko sa kanya. Okay. So, lalo ka sumingit na yun, alimagi. Yes. Hindi naman nagkakahiraman sa bayaran, you know? Ikaw bang naniningil? Medyo. Pero siyempre, nagtutulungan naman yung iba. Oo, tama. Merong siguro, Mang Nelson, merong magbibigay ng mas marami dyan, di ba? Oo, lalo na yung mga batch namin sa abroad. Oo. Yung mga engineers sponsors namin dyan. Mga, umuwi lang sila. Ikaw, siguro, nung AIT pa yan, maraming sigurado ang nagtrabaho sa Clark. Ay, marami. Oh. Di ba? Mga graduates, ano pa lang, yung technical graduates nila, kinukuha ng ano, Clark, di ba? Pero noon, tinatawanan yung technical school. Yes. Pero ngayon, gustong ibalik ng educational system natin, yung vocational and technical courses. Mm-hmm. Kasi hindi na masyadong makakapagtrabaho na kagad. Di ba? Yung bagong system natin. Yung ginagawa ng TESDA ngayon. Oo, TESDA. Diba? Mm-hmm. Mga short courses. Tapos, nakakapagtrabaho na sa abroad. Lalong-lalo na ngayon yung Clark, di ba? Nangangailangan ng maraming mechanics, mga big aircraft maintenance. Mm-hmm. Kung noon, nangangailangan ng mga Amerikano, ngayon yung mga airlines ang nangangailangan, di ba? So, lalaki na yung ano natin dyan, yung airport. Pero yung mga, ano mo, may-ari na ng aeroplano yun. Hindi na magme-mekaniko yun. O, mga negosyante na siguro yun, may kanya-kanya na kaya, di ba? Ano na, retired na yung mga. Mga retired, o. Maraming ipon na, di ba? Oo. So, well, anyway, madagdagan ko lang yung aming batch, nung 76, batch 76. Ang ganda ng ano namin, ang ties namin eh. Isipin mo, nag-start lang kami sa isang grupo, mga dalawa, tatlo. Through text lang. Mm-hmm. Tapos, nung... Pero nang text nung... Ah. Pero nung panahon nyo, wala pang cellphone, wala pang ano. Yung lata. Pero, natali. Tapos, yun, nakapag-gather na kami, umuwi yung mga taga-recto. Oo. Mga graduates ng AU. Oo. So nag-ano kami nung 20 February ba 'yon? 2011. Oh. 35 years kami. Mm-hmm. Nag-start na kami tapos nagkaroon ng coordination ng alumni. Nag-start na yung mga iba-ibang batch na mag-create ng mga officers nila at saka mabuo yung kanilang batch. Ngayon, ang 79 at saka 76, naglalaban sa attendance. Ang 76 noon, ilan tayo? 20. Tapos sila, 18 yata. Tapos naging 20. Umabot ng 24 kami, nag-24 din sila. Bandang huli, 24 na lang kami, sila 27. Tumataas pa. Malaking attendance yan, ha? Yes, sir. Tignan mo naman sa edad. Ilang taon? Mm-hmm. 76, 79, tatlo. Nalalagasan na kami sila, hindi pa. Anyway, mamaya, babalikan natin yung mga data, kung anong mga plano nyo, pag-uusapan din natin. No? Tapos kung anong plano nyo after this. Kasi I'm thinking that even after the alumni homecoming, you have plans for the organization. Babalikan natin yan, ha? Mga kaibigan, magbe-break lang po kami ng ating po mga panauhin, mga graduates po ng Angeles University Foundation, mga sa elementary po at saka sa high school. No? At sa aming pong pagbabalik, gusto ko rin pong tanungin ang asosasyon o ang grupo po ng mga graduates ito kung ano po ang balak po nila pagkatapos po ng alumni homecoming. Babalik po kami after these messages.